Tayo po yung mukot manalangin. Our gracious Father, thank you for this morning. Maraming salamat sa inyong biyaya. Maraming pong salamat sa inyong pagpapanatili sa amin. Maraming salamat sa kalakasan sa mga nagdaang araw, Panginoon. Sa mga nagdaang week, Panginoon. Kami inyong binigyan, sinustentuhan, Panginoon, sa aming mga kainin, sa aming mga kalakasan. Panginoon, sa umagang ito, kami gabayan mo. Even though yung mga tatayo sa unahan na ito, tulungan mo ang bawat isa, bigyan mo sila ng wisdom and knowledge. Sa pagpapatuloy po ng aming mga gawain, Panginoon, dalangin namin na ang pangalan mo lamang ang siyang mapapurihan at mapasalamatan. Muli, dinadakila ka namin, sinasamba ka namin sa ngalan ni Jesus. Amen. Check. So, inanyayahan ko po ng lahat na buksan natin ang ating Biblia sa Matthew chapter 5, verse 3. This is the word of God. Blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. This verse, by the way, my title of my devotion is Nothing But Blessed. This verse is one of the Christ Sermon on the Mount. It's called the Beatitude, meaning blessing. Meaning ng Beatitudes is blessing. Kaya palaging sinasabi ni Christ doon, kanyang sermon, bless, bless, bless. Bless is ganito, bless is ganito. Puro bless ang nasa unahan. Kaya tinawag na blessing ang meaning ng Beatitudes. And this beatitude describe kung ano ba yung characteristic ng kingdom ni God. And he is starting saying in his sermon, blessed are the poor in spirit, for there is a kingdom of heaven. The word blessed here means to be graced, to be favored by God. And only those inside the kingdom of heaven is nakakaranas ng pabor. Or, I mean, kahit naman nasa unbeliever ka. So, ibig sabihin dito, ang pabor ng Diyos, only those who are inside the kingdom of heaven, which is believer, are graced and favored by God. With a right or genuine Christian or relationship with God, and the rest or outside the kingdom of heaven, which is the unbelievers, are under the wrath of God. Continue in saying, blessed are the poor in spirit. Paano pinagpala yung poor in spirit? Blessed pero ang kulit nga, di ba? Blessed pero poor, no? So, ibig sabihin ba nito is pinapatungkulan ba nito ni Kristo na physically poverty is equals to spiritual happiness, spiritual joy. O pagiging mahirap ba natin yung magre-resulta sa spiritual happiness natin? So mas blessed pala yung mas blessed pala spiritually yung poor than rich. If that was the case, kung yun yung kaso, yung mayaman is to be cursed, no? If that was the case, then rich would be equal to curse. The Bible speak a lot about poor and rich. The Bible speaks negative tungkol sa mga mayayaman. Maraming pagkakataon ang kayamanan ay hadlang upang makita natin. The Bible speaks the negative tungkol sa mga mayayaman sa maraming pagkakataon dahil ang mayaman ay hadlang upang makita ang ating spiritual na pangangailangan. Maaaring mabulag ng kayamanan ang mga tao upang maaaring mabulag nito yung ating pagkatao dahil sa kayamanan na meron tayo. Karaniwang tunay na pangangailangan
para kay Jesus dahil mayroon siyang pansamantalang maayos na buhay. So, malaking threat yung pagiging yaman, kaya ang winner ni Jesus Christ, yung mga mayayaman sa Luke chapter 18 verse 24, sa Matthew 9 verse 23, babasahin ko lang po, Jesus looked at him and said, "How hard it is for the rich to enter the kingdom of God. Indeed, it is easier for a camel to go to the eye of a needle than for someone who is rich to enter the kingdom of heaven." Sabihin, sobrang hirap pa yung mayayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos kaysa sa mga may hirap. So this story ng rich young ruler kung saan he asked Christ saying, "What must I do to inherit the kingdom of God? The kingdom of heaven." And then nilatag ni Christ yung mga batas na kailangan niya sundin. And yung response ng rich is nagawa niya na lahat yun. Pero yung isang inutos ni Christ is to sell your possession, yung mga ari-arian mo at pamigay sa mga may hirap. Then yung response ng rich young ruler is nalungkot siya. Bakit? Kasi mayaman siya. Kung mayaman ka, pamimigay mo lang yung ano mo, mga ari-arian. So makikita natin dun na yung hindrance, nagiging hindrance ng mga mayayaman, pero hindi ko nila lahat na walang mayaman na hindi genuine believers. Dahil merong mayayaman na genuine din yung kanilang pananampalataya. Ngunit karamihan sa mayaman kung bakit sila ayaw manampalataya sa Diyos because ginagawa nilang Diyos ang kanilang kayamanan. They depend on their own richness kaya't kinakalimutan nila ang naglikha at sinasamba ang nilikha. Kaya't napakaganda ng sinabi sa Proverbs, "Give me neither poverty nor riches. Feed me with the food that is needful for me, lest be full and deny you, and say, 'Who is the Lord?' Or lest I be poor and steal, and profane the name of my God." So pinapakita dito sa Proverbs, pakaganda. Huwag mo akong pagyamanin na to the point na makakalimutan kita. Huwag mo naman akong paghirapin. To the point, nagagawa ako, magnanakaw ako. At ilapastanganan ang iyong pangalan. So pinapatungkal nito yung contentment, isang mananampalataya. So being poor, continue, "Bless our poor in spirit." So being poor in spirit, yung pagkakadescribe ng poor dito ay hindi yung poor na wala kayong sariling bahay o wala kang sariling ganitong bagay. Iba yung dinescribe na poor dito. Yung dinidescribe na poor dito is absolutely nothing. Wala talaga, parang beggar. Para siyang beggar na kung saan walang wala. Walang wala siya. Tanging ang inaasahan niya lang is yung tulong ng ibang tao. So being poor is to acknowledge that we are totally bankrupt spiritually. At maunawaan natin that we are absolutely unworthy. Wala tayong kayanan maligtas ang ating sarili. Being poor in spirit is acknowledge that we have sinned against the thrice holy God. And dahil sa ating kasalanan, tayo is destitute spiritually and can do nothing to deliver ourselves in a dire situation. Sa mga grabing sitwasyon. Being poor in spirit is understanding that we are in need of Savior. Katulad ng beggar, na ang tanging sandalan at inaasahan ay ang tao. Kahit ganun din tayo, na ang ating sandalan at inaasahan ay ang Panginoon lamang. We must be totally dependent on God. Being poor in spirit is realizing that you are spiritually empty and only by depending upon God
can we feel our emptiness. Diyos lamang ang mga pagpulpil ng ating mga kulangan. Wala nang iba. Kaya't napakaganda sa himno ng kinakanta natin. Yung Rock of Ages, sabi dito, "Nothing in my hands I bring, simply to thy cross I cling. Naked come to thee for dress, helpless look to thee for grace. Fall to the fountain fly, watch me, Savior, or I die." Sobrang ganda nito. Kung saan, walang ibang kinakapitan kundi ang Panginoon lamang. Totally dependent sa Panginoon lamang. And bilang sa akin pagtatapos, punta po tayo sa kwento ng isang tax collector and ng Pharisees. Basahin ko yung verse, yung buong kwento. Sa Luke chapter 18, verse 9 to 14. Sabihin ko po sa Tagalog, this is the word of God. Sinabi niya ang talinghagang ito sa mga taong matawid ang tingin sa sarili at inahamak naman ng iba. May dalawang lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay Pariseo at ang isa ay ang maniningil ng buwis. Tumayo ang Pariseo at nanalangin ng ganito, "O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mandaraya, mga ngalunya, o kaya katulad ng maniningil ng buwis na ito. Dalawang beses akong nag-aayuno sa isang linggo. Nagbibigay rin ako ng ikasampung bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. Samantala, ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at di man lamang makatingin sa langit. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, 'O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing matuwid sa harapan ng Diyos at hindi ang Pariseo. Sapagkat ang sino mang magmamataas ay bababa at nagpapakababa ay itataas.'" So ano makikita natin dito? Makikita natin dito yung poor in spirit. Then yung opposite ng poor in spirit, which is yung pride. Ang prideful, ang Pariseo. Which is pinapakita sa dalawang character dito. Take note, they are the same sinners. Pareha silang makasalanan. But different dito yung response. The Pharisees na walang ginawa kundi ipanalangin yung kanyang kahambugan, yung kanyang pagiging arrogant. He is wise in his own eyes. Sobrang mapagmataas. Self-righteous. And yung isa naman na tax collector, makita natin yung pagiging poor in spirit niya. He recognize, he acknowledge yung sarili niya na siya'y makasalanan. At kailangan niya ng tagapagligtas. Have mercy on me, God. And that is being poor in spirit. Sabi sa James, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Binibigyan ng Diyos yung mga mapagkumbaba at ino-oppose yung mga mapagmataas. So ang ganda rin ang sabi, and I quote kay Charles Spurgeon, "The way to rise in the kingdom is to sink in ourselves." Ganda. Sobrang the way. Ulitin ko ulit, the way to rise in the kingdom is to sink in ourselves. Pakaganda po nun. So pinagpala ang mga taong walang inaasahan, kundi ang Diyos lamang. Sapagkat kabilang sila sa kaharian ng Diyos. Poor in spirit, result to a kingdom of heaven. Tayo'y wala, ngunit pinagpala sa biyaya at habag ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Nakilang Diyos, maraming salamat sa inyong napaka
hindi na gumaling, Panginoon, na pag-ibig, yung inyong biyaya, Panginoon, na walang katapusan. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy mong pag-sustain sa amin, sa pagpapaalala sa amin na kami, Panginoon, wala. We are nothing apart from you. We are like a beggar, Panginoon. Ang kailangan namin dumepende sa inyo lamang. Panginoon, maraming salamat. Dahil nauunawaan, naintindihan namin that we are sinners. That we are sinners. Lord, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, pagkakasala. Patawarin nyo kami sa aming kakulangan. Muli, Ama, sa aming pagpapatuloy, naway papurihan ang iyong pangalan at mataas ang iyong napakabuting pangalan. You are holy, holy, holy God. In Jesus' name we pray. Amen.